Lagi nating isipin, kasama natin ang Diyos. Amen. Yung mga nasa ibang bansa, kasama niyo po ang Diyos. Kahit po yung pamilya niyong naiwanan dito sa Pilipinas, kasama po nila yung Diyos. Kasama po nila ang Diyos. Hindi lang po dito sa bahay-sambahan tumatambay ang Panginoon. Hindi po. Kahit po nasa saan tayo, saan man nakutungtong ang ating mga paa, kasama po natin ang Diyos. Sinasamahan po tayo ng Diyos. Ganun nga po siya katapat sa atin eh. Ganun nga po siya kabuti sa atin at lagi niya tayong sinasamahan. He is our comforter. Yun po yung nais niya eh. Ano po? Ang nais niya, dito ka sa yakap ko. Okay, dito ka sa yakap ko. Okay, dahil mahal kita eh. I love you. Amen? Minsan sinasabi natin kay Lord, Lord, I love you too. Okay? Pero hindi consistent yung pagmamahal natin sa Lord. That's why yun yung ating human participation eh. Amen? Yun yung human participation to have faith in our Lord every time. Amen? Kaya po, kahit saan man tayo naroroon, anuman ang kinakaharap nating sitwasyon, anuman yung problema, nakala natin, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Hindi ba kita kasama? Hindi. God says, I am with you. I am with you until the end of all age. Sabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Kasama mo ako saan ka man naroroon. Anuman ang gawin mo, kasama mo ako. And God is requested, isama mo ako. Amen. Kumakatokin Lord, isama mo ako. Ano pong ibig sabihin ng isama mo ako? Ibig sabihin, let's recognize that our Lord is with us. Let's recognize that our Lord is with us. Saan? Kunwari po, pagkagising. Kasama ba natin ang Lord? Amen! Thank you, Jesus! Di ba ang ginagawa natin, nagpipray tayo? Because we know that our God is listening. At ba't pag tayo nagpipray, mahina lang? Bakit minsan hindi pa nga bumubuka yung bibig natin, pero nagpipray tayo, di ba? Kasi alam natin na nandyan lang naman yung Diyos eh. Nasaan ang Lord? He is with us in our hearts, in His kingdom. Sabi ni Pablo, we are the temple of the Holy Spirit. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. And you know the mystery of the Holy Spirit? The Holy Spirit, ito po yung nung umakyat si Jesus sa langit, nung siya ay umakyat sa langit, ano po yung sabi niya? He promised the Holy Spirit. Amen. Hindi na po natin nakikita ang Diyos ngayon. Face to face ng ating dalawang mata, hindi na po natin nakikita ang Diyos. Hindi na po natin siya nahahawakan sa kahit anumang imahe, sa anumang krus, sa anumang larawan. Hindi po natin nahahawakan ang Diyos sa pamamagitan nun. Hindi po natin naaamoy ang Diyos sa kung anumang pabango. Hindi po. He promised the Holy Spirit. Okay? And what is the Holy Spirit? I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Thank you, Lord. The Spirit of Truth. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me, but you will see me because I live, you will also live. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord. What's a powerful verse, mga kapatid. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Yun po ang iniwanan ng Panginoong Jesus sa atin nung siya umakyat sa langit. Sabi niya, sasamahan ko kayo. Sasamahan kayo ng aking Espiritu, ng banal na Espiritu, at ito ay maghahari sa puso mo. At ito ay mananahan sa puso mo. Ano niyo po, we are the, sabi nga po, di ba, ang Holy Spirit ay nasa sa atin at siya ay nakatira dito sa ating puso. Nakatira siya sa ating kalooban. Amen. Sa kalooban. At di ka po ba, ang isang tao, kaya excited minsan umuwi sa bahay. At minsan lang, ano. Pero karamihan, lalo na ang Kristiyano, excited yung umuwi sa bahay. Dahil, syempre, family, love, di ba? Kaya nga tinawag na tahanan para, anak, tahanan. Para kung malungkot ka, pagdating mo sa tahanan, tatahan ka. Mawala yung lungkot. Amen? Mawawala ang iyong pagod. Diba? Kaya siya tinawag na tahanan eh. Grabe. At tayo, tahanan pala tayo ng banal na Espiritu.
Pero ang good news, nakatira sa atin ang banal na espiritu, hindi para siya yung magpahinga. Kasi ang tao, kaya meron siyang tahanan, para siya yung magpahinga doon sa kanyang tahanan. Ngayon, yung banal na espiritu na nakatira sa atin, na sinasabing tayo ay tahanan ng banal na espiritu, hindi pala siya nagpapahinga. Kasi ang nais ng banal na espiritu na nasa sa atin, siya yung kumilos. Amen. Tayo ang magpahinga sa presensya ng banal na espiritu. Amen. It is the Holy Spirit that enables us to worship the Lord. Amen. It is the Holy Spirit that reveals the truth. Ang katotohanan, kahit hindi natin nakikita, pero ipinangako ng Diyos, it is the Holy Spirit that reveals us. It is the Holy Spirit that gives us faith na makakamtan natin ang bagay na yon. Mapakakamtan natin ang pangakong iyon ng Panginoon. Amen? It is the Holy Spirit within us. It is the God within us. Yun ang Panginoon na kasakasama natin saan man tayo naroroon, anuman ang ating ginagawa. Wow, thank you, Lord.